What's up mga ka-E? Thank you for visiting my channel. At kung bago ka pa lang dito, please like and share my videos, kindly subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating vlogs. Ang content natin for today is yung mga katanungan nyo na sasagutin ko. Disclaimer lang sa mga tao nagsasabi na nagmamarunong lang ako dito sa vlog. Well, lahat ng sasabihin ko dito actually is based on my experience, based on my opinion, at kung ano lang yung mga nalalaman ko tungkol sa mga to. So ngayon, nag-post ako kanina sa Facebook ko about sa mga katanungan nyo na gusto nyong sagutin ko or gusto nyong malaman ang mga kasagutan para dito. So simulan na natin agad. Question number 1 mula kay Neo Bautista. Shoutout sa'yo, Neo Bautista. Ang question niya is, paano mo na ipasok ang larangang photography or videography at paano ka nagsimula? Saan ka natuto? Well guys, bago ko napunta rito sa photography and videography industry, nagsimula ako bilang trainer ng badminton sa different school dito sa Marikina. So, paano ko ito pinasok? Bakit ko pinasok yung photography and videography industry? Well, nag-start lang naman lahat yon since nung nakilala ko si Troy Lapid Martinez. Shoutout sa'yo, paring Troy. Yun kasi siya yung pinakakilala or sikat na photographer noon dito sa Marikina. Yung mga photo-photo shoot lang. So, I've decided na bumili na rin ng camera para makapag-start kasi aspiring naman talaga ako. Since bata pa lang ako, pangalawa siya sa pangarap ko. So, I pursue it. So, ayun, tinry ko na rin kasi yun nga, minababalitaan ako noon na may mga photographers na nagpo-photoshoot tapos may ginagawang kalokohan, yung ganun. Yung tipong gusto ko malaman kung ano yung mga ganung klaseng bagay. Then, yun na, nag-start na ako doon as photographer, tapos dire-diretso na. Sumunod na yung mga events like wedding, birthday, debut, tapos yun, doon na ako nakilala. Tapos, lumipas yung mga taon, yun, natuto na rin ako ng video. So, ayun, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa photo and video industry. So, sa lahat mga naging client namin ng Fam Dynasty Photography Philippines at Fam Dynasty Production, sobrang salamat po sa inyo. Walang nagturo sa akin actually. Lahat yun, self-learning lang. So, wala rin YouTube noon. So, tinry ko siya as by myself. So, yun, dun lang ako natuto. So, sariling sikap lang. Pangalawang tanong mula kay Martin Ferry. Shoutout sa'yo, Martin Ferry. Bakit dapat laging tama ang babae? Para sa akin, sagot ko dito, kasi ang mga babae, nature nila yung pagiging maramdamin. Nature nila yung pagiging mahina. Hindi naman totaling mahina. Yung mas mahina siya compare mo sa lalaki. So, para sa akin, kaya dapat lagi silang tama or most of the time, dapat tama sila. Kasi nga, gusto nila yung sinusuyo sila. Gusto nila lahat ng kilos mo or kilos natin is para sa kanila. Yung tipong hindi sila maargabyado, lalo na when it comes to love. Mula naman kay Sheila Martinez. Shoutout sa'yo, Sheila Martinez. Paano ka po nagsimula at paano kayo nag-success at sino po ang inspiration nyo? So, ayun, nasagot ko na rin siya kanina eh. So, siguro sa inspiration na lang. Inspiration ko yung family ko, syempre. Another question mula kay Nicole Salazar. Shoutout sa'yo, Nicole Salazar. Bakit yung ibang mga lalaki nag-cheat pa din sa GF or asawa nila? If hindi na nila mahal, hiwalayan na lang kesa lokohin. Well, may point ka naman sa sinabi mo. Pero ang nakikita ko kasi rito, bakit yung mga lalaki hindi sila nakukontento? Diba? Yung tipong nag-cheat pa rin sila kahit may girlfriend o asawa na sila na alam mo yun, yung hindi naman pangit, magaganda naman. Pero bakit nga ba nila nagagawa yun? Siguro for me, yung contentment. Hindi pa sila, alam mo yun, yung hindi pa sila nag-grow, hindi pa sila ganun ka-experiensyado na para mag-stick doon sa relation nila. Kaya ayun, sumusubok pa rin sila or hindi pa rin nila mapigilang maghanap ng iba. Kasi nga, diba, sabi ko sa isa kong vlog, lalo na sa mga lalaki, nature ng mga lalaki ang hindi makontento. Yung tipong hindi pwedeng araw-araw tuyo yung ulam mo. Araw-araw itlog, araw-araw adobo, araw-araw sinigang. So, kailangan nilang tumikim ng iba. Wala eh, ganun talaga sila eh. Pero siguro when the right time comes, magbabago rin naman sila. Kasi lahat naman tayo may karapatang magbago. Isa pang question mula kay Hans Christian Alawang. Hello Christian, shoutout sa'yo. Sino ang inspirasyon mo para maging isang vlogger? So yun, sagutin ko na agad. Actually, wala naman talaga akong inspirasyon para maging isang vlogger. Wala pang nagvo-vlog, as in high school pa lang yata ako, elementary. Gustong-gusto ko nang gumawa ng sarili kong, alam mo yun, yung nagre-record ako ng mga videos, kumakanta. Hindi ako sumasayaw eh. So kumakanta ako, gumagawa ako ng tula. Nag-share ako ng mga iba't ibang klaseng experiences at mga nalalaman ko sa buhay. Question naman mula kay Hannah Grantuza Chua. Shoutout sa'yo. Paano mo masasabi na seryoso sa'yo ang lalaki kung ikaw mismo di mo dama at paano nyo masasabi bilang lalaki na di nyo kaya magloko na kesyo di nyo habit yun? Na kesyo hindi nyo habit yun?
Actually, nasagot ko na yan sa second vlog or third vlog ko yata yun. Yun nga, gaya nga ng sabi ko dun sa vlog ko, naniniwala ko at tiwala ko sa instinct ng mga babae. So, as long na nararamdaman mo na or may doubt ka na hindi siya totoo sa'yo, maniwala ka, hindi talaga siya totoo. Pero as long na nararamdaman mo na meron talaga siyang care, concern at love sa'yo, magtiwala ka sa puso mo. Dahil ang utak at mata natin, naluloko yan. Pero ang puso, malabo. Next question is mula naman kay Patricia Marukot. Shoutout sa'yo, Patricia. Ang tanong niya is, paano makaiwas sa mga taong pa-fall? Well, ang sagot ko dyan is, huwag tayo mag-assume. Huwag tayong masyadong assumero at assumera na 100% gusto talaga tayo nung taong nagpaparamdam sa atin na gusto nila tayo. Sabi nga, di ba, walang taong manluloko kung walang taong magpapaloko. Another question mula kay Ivler Lerico Puerto. Shoutout sa'yo, Ivler. Ano-ano yung dapat na do's and don'ts ng mga lalaki para makaiwas ng world war with your jowa? For me, ganito lang yan. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na negative at ayaw ng girlfriend nyo. Pangalawa, huwag nyong ipilit yung mga gusto nyo na taliwas sa kagustuhan ng girlfriend nyo. At pangatlo, huwag na huwag kayong gagawa ng mga bagay na alam nyo namang makakasakit doon sa partner nyo. Another question mula naman kay Arvin John Bencito Golfo. Bakit nasa mindset ng mga babae na lahat ng lalaki manluloko? Well, para sa akin, ang idea ko or ang sagot ko dyan is dahil sa ginagawa rin naman nating mga lalaki. Yun nga eh, diba? Sabi ko kanina, ang mga lalaki, nature niya na hindi makontento sa isa or sa dalawa or sa tatlo, gusto nga nila marami. At dahil mas marami nga ang babae sa mundo kaysa sa lalaki, madalas talaga na ang lalaki ang nagkakamali at gumagawa ng masama. So ang tendency, yung tiwalang ibinigay sa atin ng mga babae, nasisira natin yon. So at the end of the day, tayo yung talo. Tayo yung manluloko, tayo yung masama. Another question ulit mula kay Fogs Manalo. Shoutout sa PTM, bro. Shoutout sa'yo, Fogs Manalo. Bakit pag ipinakita mo sa karelasyon mong sobra mo siyang mahal, bakit nagkakaroon ng attitude na kaya ka na lang niyan saktan at mataas ang pride? Well, para sa akin yun na nga eh. Mali yung ipakita natin na mas mahal natin yung tao kaysa sa mas mahal nila tayo. Kasi maniwala kayo sa akin sa hindi, kapag nararamdaman ng tao na mas mahalaga siya sa'yo or mas importante siya, na mas mahal mo siya, nagkakaroon kasi ng, alam mo yon, yung pag-iisip na, ay hindi naman ako kaya nitong mawala eh, hindi naman ako kaya nitong masaktan. So kahit anong gawin ko, hindi siya magagalit, di ba? Natatanggapin niya pa rin ako. Kaya yon, doon nagsisimula yung pang-aabuso or nagiging abusado na sila kasi nga ang alam nila, mahal na mahal natin sila. So yun guys, tip at pwesto muna tayo kasi inabutan na ako ng ulan. Actually kanina pa umaambon pero hindi ako nag-stop. So tuloy pa rin natin yung tanong mo, sagot ko. Another question mula kay Jam Kison. Jam Kison, shoutout sa'yo. Ano sa tingin mo, bakit may mga taong insecure or naninira sa'yo? Well, for me, dahil sa inggit, yun nga, insecurity. So, ayun, meron silang gusto na nasa sa'yo. Meron kang something na hindi nila kayang magkaroon. So, doon nagkakaroon ng insecurities, kaya maraming na-insecure, maraming naninira. Kasi ang way nila para ma-down ka, eh, siraan ka na lang. Another question mula kay Mark Lester Senon, classmate ko siya nung high school. Shoutout sa'yo, pare. Bakit ka na-addict sa norsinigang mix nung high school ka at binabaon mo pa sa school? So, ayun pare, hindi ko alam eh. Gustong-gusto ko siya nung high school kasi hindi ako mahilig sa matatamis. Ang hilig ko, maalat, maasim, maanghang. So, hindi ko alam kung bakit. Basta parang alam mo yon, yung tipong gusto ko yung lasa niya. Kaya yun, see you soon pare. Question naman mula kay Robert Jan Viernes. Shoutout sa'yo bro. Anong pakiramdam ng nanloloko? So for me, malay ko. Siyempre, naranasan ko rin namang manloko noon. Nung medyo bata-bata pa nung high school days. Ayun, ang feeling, para alam mo yon, sa lalaki kasi para ang dating nakakapagpataas yon ng pagiging lalaki. Alam mo yon, yung tipong paramihan ng girlfriend, parang mas masculine ka pag nakapanloko ka ng babae or nakapagpaiyak ka ng babae. So, dati, masaya yon, yung tipong feeling na okay, wow, nag-grant ko na yung mga gusto kong mag-grant sa pagiging lalaki ko. Pero habang tumatanda tayo at nakakaedad tayo at natututo tayo, doon natin nalalaman na yung ginagawa natin noon is mali pala talaga at nakakasakit ng iba. Another question mula kay Trixie Maranan. Shoutout sa'yo, Trixie. Sa tingin mo, naging mabuti ka bang asawa sa misis mo? Paano at bakit? So for me, magiging bias naman ako kapag sinabi kong oo lang. So ipapaliwanag ko.
For me, oo pa rin. Hindi ko sinasabi yung naging perfect akong husband or asawa sa misis ko. Kasi, yun nga, may mga nagiging away kami, may mga nagiging misunderstanding kami, may mga nagagawa akong mali, lalo na sa mga nakaraang pagsasama namin. So, ang point kasi dyan is huwag nating tignan yung mga mali or negative. Tignan natin yung mga positive at kung paano ko naibangon ulit or na-resolve yung naging problema naming dalawang mag-asawa. Nandito pa rin naman ako para sa asawa at anak ko. Nagagawa at nabibigay ko naman yung mga pangangailangan nila at hindi ko naman sila iniiwan. So para sa akin, naging mabuti naman akong asawa siguro. Another question mula kay Angelica Ana Carlo, shoutout sa'yo. Paano pag di ka gusto ng gusto mo? Well, para sa akin, huwag nating ipilit. Huwag mong ipilit na magustuhan ka ng taong hindi ka naman talaga gusto. Kasi ang tendency niyan, ang masasaktan bandang dulo ay ikaw. Ang mahihirapan at aasa, walang iba, kundi ikaw. Another question mula naman kay Mary Grace Luna Manalansan, shoutout sa'yo. Paano kapag niloloko ka na? Kaso di mo maiwan kasi mahal mo. Para sa akin ang sagot ko dyan, kung kaya mo pa magtiis, magtiis ka. Pero kapag dumating ka na doon sa limit na sobrang nasasaktan ka na at hindi mo na kaya, walang masamang bumitaw. At isa pang solusyon na nakikita ko, ipag-pray mo siya. Ipag-pray mo na sana magbago siya, na sana huwag niya nang gawin yung mga maling ginagawa niya. Kasi diba, malay mo, pakinggan ka nung nasa taas. Last question mula kay Carl Benedict Mariano. Shoutout sa'yo bro. Paano mo masasabing para sa'yo talaga ang isang bagay o ang isang tao? Well, para sa akin, para sa'yo na yon kung dumating siya sa tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon. Kasi diba, may mga bagay na dumarating sa atin, pero yun nga, bakit sinasabi natin na pinagtagpo pero hindi tinadhana? May mga ganun diba? May mga hugo tayong ganun. Para sa akin, para masabi mo na siya na talaga yon, dapat nasa perfect timing. Pero kailan yung perfect timing? Siguro pag alam mo na sa sarili mo na siya na talaga yon or yun na talaga yon. What I mean is, nakukontento ka na or nakontento ka na. Kasi as long na hindi ka pa nakukontento sa isang bagay or sa isang tao, ibig sabihin, hindi pa siya yon. So kapag nakontento ka na sa taong dumating sa'yo or sa bagay na dumating sa'yo, dun mo masasabi sa sarili mo na siya na talaga yung para sa'yo. So that's all for today mga kai, at sana nasagot ko naman kahit papano yung mga katanungan nyo na gumugulo sa isipan nyo. Sana kahit papano nakapagbigay ako ng kaalaman, karunungan at konting pamamaraan upang masolusyonan nyo yung mga simpleng problema na napagdadaanan nyo. So maraming salamat uli, see you on our next vlog, adios!